Binahang ilang lugar sa Bicol at Negros dahil sa malakas na pag-ulan. Maraming pamilyang inilikas at sa evacuation center na nagbagong taon. May report si Marie Sumali. Ganito kataas ang baha na sumalubong sa mga residente ng barangay Managanaga, Aquino at Obrero sa Bulan, Sorsogon ngayong bagong taon. Ang Lampas-dibdib na baha, bunsod ng walang tigil na pag-ulan sa probinsya. Nakapagtala rin ang pagbaha sa mga bayan ng Huban, Barcelona at Donsol. Ang mga kinailangang ilikas, nagbagong taon sa mga evacuation center. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang mga apektadong lugar. Baha rin ang sumalubong sa bagong taon ng ilang taga-Owas, Albay. Nagmistulang ilog ang palayan dahil sa baha. Hindi rin nakaligtas ang isang paaralan na pinasok ng baha. Sa ulan po. Yung magdama kapag uulan? Opo. Yung walang puknat kapag uulan? So, perwisyo? Opo, hanggang dito. Hanggang Baywang? Opo. Umapaw din ang tubig sa Mansalaya River kaya hindi makatawid ang mga sasakyan. Sa Legazpi City, nagiba ang isang kalsada sa Barangay Estanza. Nasa 50 metro ng kalsada ang nasira matapos bumigay dahil sa paglambot ng lupa. Kasunod din yan ng malakas na pag-ulan sa lugar. Hindi muna pwedeng daanan ng anumang uri ng sasakyan ng kalsada. Besperas ng bagong taon, stranded naman ang mga tao at sasakyan dahil sa gutter deep na baha sa Pangalaan Road sa Oriental Mindoro. Umapaw kasi ang tubig sa Pangalaan River na nasa boundary ng Calapan City at bayan ng Nauhan. Nadaanan na ang kalsada bago mag-alas 8 ng umaga. 12 barangay naman sa Victoria City, Negros Occidental ang naapektuhan ng flash flood pasado hating gabi. Mahigit 1,500 na individual ang inilikas. Naging makulimlim naman ang unang araw ng bagong taon sa Kidapawan City. Nakaranas na mahinang pag-ulan sa lungsod kaninang madaling araw. Apektado pa rin ng hanging amihan ang northern at central Luzon habang tail end ng frontal system sa southern Luzon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan bukas sa Bicol Region, Quezon Province at ilang bahagi ng Mimaropa, northern Luzon, Visayas at Mindanao. Marie Sumali, GMA News.